Yon mga idol, Lakers versus Golden State Warriors ang ating hinihintay na laban. At tayo ay nagpapasalamat at binigyan tayo ng magandang laban ng Golden State Warriors at Lakers. At pinatunayan ng Golden State Warriors kanina na dati na silang naghari sa Eastern Conference nang talunin ng Golden State Warriors ang number 1 ngayon sa West na Lakers. Kung papaano nangyari na tinalo ng Golden State Warriors ang Lakers, yan ay ating sisilipin mga idol at mamaya, yan ay ating titingnan. Pero bago yan, please like the video muna bilang suporta at siyempre mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel. LA Lakers versus Golden State Warriors, Battle of Western Conference. Number 1 na ang Lakers versus number 8 naman na ang Golden State Warriors. Bago ang laban nilang dalawa kanina, limang sunod-sunod na panalo na ang Lakers, samantalang dalawang sunod na talo ang GSW. At sila nga ang inaabangan ng mga NBA fans, ang pagtatapat ni Steph Curry at ni Davis at ni LeBron James. David versus Goliath ang naging laban. At sa mga hindi pa nakakaalam, hindi pa po naglalaro ngayon sa Golden State Warriors si Klay Thompson, mga idol, dahil siya ay may malalang injury na Achilles tendon at nagpapagaling na siya matapos maoperahan. Kaya nag-iisa pa ngayon si Steph, wala pa ang kanyang brother. Bagamat nag-iisa, nagawa pang manalo ni Steph Curry at ang kanyang mga kakampi sa Golden State Warriors kontra sa LA Lakers. Parehong natalo ngayong araw ang number 1 sa Western at number 1 sa Eastern. Nauna nang natalo kanina ang number 1 sa East na Milwaukee Bucks sa Brooklyn Nets. Ngayon naman o kanina lamang nakalusot sa number 1 na Lakers ang Golden State Warriors. Dalawa din lamang ang lamang. Parang nagkopyahan ito. 115-113. Dikitan talaga ang naging laban kanina sa pagitan ng GSW at Lakers. At sa naging laro kanina, gaya ng inaasahan, ang dalawang superstar ng Lakers ang nanguna kanina. Pinangunahan ni LeBron James at Anthony Davis ang Lakers. Si LBJ ay nagtala ng 19 points, 5 rebound, 5 assist sa loob ng 38 minutes at medyo inaalat talaga sa shooting ang dalawa. 37.5 lamang si Davis, ganun din naman si LeBron. Samantalang double-double naman si Davis, 17 points, 17 rebound, 7 assist. Yan ang ginawa ni Davis kanina. Ang point guard na si Dennis Schroeder ng Lakers ay nagtala pa rin ng 25 points, 5 rebound, 5 assist. Para naman sa nanalong GSW, si Steph Curry ang nanguna sa kanila. Nagtala si Steph ng 26 points, 1 rebound, 7 assist sa loob ng 36 minutes. Sinamahan siya ng kaliweting si Kelly Oubre Jr. Nagtala siya ng 23 points, 4 rebound sa loob ng 37 minutes. 18 points, 3 rebound, 1 assist naman ang ibinigay ni Andrew Wiggins sa loob ng 36 minutes. At sa fourth quarter na natin umpisaan mga idol, dahil 13 ang lamang ng Lakers kanina sa pagbubukas ng fourth quarter. Dahil iyan sa bench scoring ng Lakers kaya ganoong kalaki. Meron na ang bench ng Lakers noon na 33 points, samantalang 19 lamang ang GSW. Sa NBA talaga mga idol, hindi mo masasabi na panalo na ang isang team hanggat hindi pa tapos ang laban, hanggang hindi pa tumutunog ang buzzer. Sa first quarter, alam nyo bang 19 puntos ang lamang ng Lakers? Imagine, akala ko panalo na ang Lakers, hanggang sa pagbubukas ng fourth quarter lamang pa rin. Pero unti-unting tinibag ng Golden State Warriors ang Lakers. Little by little, bumabanat sila. Marahil ay naging kampante ang Lakers. Pati ang kanilang depensa ay talagang lumuwag kanina. Katulad na lamang nito, ang depensa ni Kyle Kuzma, naiwan siya at walang nag-help D. Tatlo silang nakatingin sa offensive player ng GSW. Isa iyan sa dahilan kung bakit natalo ang Lakers kanina.
si Steph Curry at Kelly Oubre ang nagpadikit kanina sa score na all 108, tabla na ang laban. Mula sa 19, nakadikit ang GSW sa Lakers hanggang sa nagawang lumamang sa tira ni Draymond Green. Sumagot naman ng slam dunk si Anthony Davis. Mga idol, sa aking opinyon, ito po ay aking opinyon lamang, dapat ay quick 2 na lamang ang ginawa ng Lakers para umabot sa overtime. Isang layup o kaya alley-oop dunk para kay AD o kaya kay LeBron. Dahil lamang ng dalawa ang GSW, 1.7 seconds na lamang ang oras at ang bola ay nasa Lakers. Ano ang gagawin mo? Sa akin, sana quick 2 na lamang ang ginawa ng Lakers. Isang alley-oop o kaya isang layup at babawi na lamang sa overtime. Pero hindi nga ako ang coach, ako ay manunood lamang. At ito ang nangyari, naka-design ang play sa 3-point kick-out ni LeBron James. Masyadong malayo nga lamang ang tira at well contest pa at hindi high percentage yon para sa kanya. Kaya ayun, talagang nawala ng tira. Talo ang Lakers 115-113. Bawi na lamang sa susunod. Yon mga idol, panibagong video na naman yan. Ano ang masasabi mo sa bagay na yan? Dapat pa quick 2 o kaya 3 points talaga. Paki-like and share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto niyo po ng mga ganito klase ng video, make sure nyo lamang na mag-subscribe kayo. Hit the bell, select all mga idol. Para sa future video at giveaway ay kasama ka namin. Salamat po!